Hello guys, welcome to Subic Truck TV po. Ito po, na-vlog ko na po nakaraan ito. Ang freezer ba na ELF na 4JJ1 na 6 stud. And then, yung size ng gulong po na ito is 17.5. And then, ito po ay papakita ko lang po sa inyo yung nabili na ating, ating taga Iloilo po na pinakita ko po last video po sa inyo. And then, papakita ko rin po sa inyo yung finished product po nito. Ito pa po, as is pa lang po siya. Hindi pa po siya nare-recon. And then, ipapakita ko naman po sa inyo yung pagka-recon po ng truck na ito. Hindi na po nagpunta nga ang namili po ng truck na ito na tiga Iloilo. And then, hindi ko na babanggitin ang kanyang pangalan. And make sure na magugustuhan po din niya yung truck na ito. Nagpa-ano lang po siya sa akin. Nagpa-tulong lang po siya sa akin. Ako po yung nagharap ng truck niya. And then ako rin po yung namili and then dinepositohan niya po ito ng bank to bank deposit. And then hindi niya po nakikita ito. Makikita niya lang po ito pag naipa-deliver ko na po doon sa kanila sa Iloilo. Ayan po yung truck niya. Sariwang sariwa po nung ating unang makita ang truck po na ito. And then mamaya po pag nahabang napinturahan na po ito, ipapasilip ko po sa inyo yung finished product po ng truck na ito. Yung pagka finish product po, yung pagka pintura po ng bagong new paint na po. Ito na po, new paint na po siya, wala lang siyang emblem na isusunod, tsaka hindi magalong tapos. And then mamaya po, papasilip ko naman po sa inyo yung talagang finish product na. Ngayon po is ito na po siya habang ginagawa po yung truck na ito. And then pag pull out po na ito, hanggang sa dulo po at mag pull out, yan po yung chassis po niya, na pinturahan na yung chassis niya, kulay black na po yung chassis niya. And then yung body po niya, new paint na rin po. Ayan po yung body niya. Ayan po yung likuran ng body niya. And then mamaya po yung kabuuan po ng truck na ito, ito papasilip ko rin po sa inyo pag ipu-pull out na po ang truck na ito. Itong likod po, lalagyan po ng kuwan niya, yung sa ilalim, lalagyan ng sarduan. May divider po ito, yung freezer van po na ito. And then ang haba po pala nito is 14 feet. Ang taas po nito is 7 feet and then ang lapad po is 7 feet din. Ayan po yung kwan, yung pangilalim sa likuran. Medyo basag pa yung taillight niya pero napalitan na rin po natin yan. Pinapalitan na po natin sa yards yan. Ito po yung reserva niya and then pag finish product na po, ito na po. Ito po ang truck na finish product niya po niya na Isuzu na 4JJ1 and 14 feet at i-deliver po ngayon sa araw na ito sa bali katiklan lang po pinapasalubong ng may-ari po itong truck na ito. And then silipin lang po natin yung loob, may monitor pa po ito, kompleto po ito, may monitor, makapag umatas ka makikita mo yung likuran mo. And then kanina po pinaandar ko na rin po yung yung aircon po nito. Yung sa loob po ng kwan, sa loob po ng cabin niya, malamig naman po yung aircon niya. And then dito po sa body po ng kanya freezer is okay po, gumagana po lahat. Pati yung sa huli, sa hulihan po, yung pansahulihan, gumagana rin sa hulihan. Ayan. Ito na po yung finish product po ng kanyang truck. And then i-deliver po ito ngayon sa katiklan lang po, sa salubungin. Pasalubungin po sa katiklan ito ngayon. Ito po yung likuran niya, wala pa siyang takip ito. Pero mamaya papalagyan po natin ng takip niya yung likod niyan. Ayan po, finished product. Sa mga gusto pong maghanap ng unit at nagpapatulong po sa akin maghanap ng unit dito po sa Subic, and then tawag-tawag lang po kayo sa akin, matutulungan ko po kayo. Make sure matutulungan ko po kayo katulad po ito ni sir na tumawag lang po sa akin and then nag-video call lang sa akin and then nagpatulong siya maghanap sa akin ng eto ng Isuzu na rep van or freezer van. Ayan po, ayan po yung driver, yung aking kapatid, siya po magde-deliver niyan doon sa katiklan. And then habang pinapagawa po natin yung mga kulang pa, kasi pagdating ko po marami pang kulang, marami pa po ako pinaayos na tulad po nito, di pa maluwag, pinakabitan ko ng buo. And then yung isang headlight niya basag, may basag na maliit pero hindi lang maya papansin, buti napansin ko na pinapalitan po. And then pinadetainin na rin po yung loob niyan. Ito naman yung body niya sa kanan. Ayan po yung kabuuan ng truck. And then ito po, at okay na, finished product na to, wala na pong gagawin. And then ibabiyahin na lang po ng aking kapatid papunta po ng Katiklan.
Ayan, medyo chine-check niya na po yung ano, yung truck. Eh, pinasilip ko lang po sa inyo itong ano, yung before and after. And then, para po makita po ninyo, eh, baka sa susunod, eh, kayo naman po yung magpasama sa akin maghanap ng unit dito po sa Subic. And then, para po makahanap po kayo ng maganda at sariwang unit. And may jack po to, may jack, tire rings, early warning device. Ayan po, may makinita na rin po. And then, 6-speed po ito. And then, handbrake. Ayan po yung truck na ito. Maganda po yung truck na ito. Malamig po ang aircon. Sariwa po ang makina. Ang chassis, sariwa din po. Kaya po, maganda po ang pakabuuan po ng truck na ito. And then, sana po, dumami pa po ang truck nila, sir. And then, nagpapasalamat din po ako sa kay sir at mabait si sir at pinag-gcast niya ako kanina. Maraming salamat sa inyo, sir. Thank you very much po. Ito na po yung truck na in-order po ninyo at ipadideliver na rin po natin sa inyo sa Katiklan. Ayan po yung kabuuan ng truck. Make sure magustuhan po sana ninyo pag nakakita na po ninyo ng personal ang truck po na in-order po ninyo dito sa Subic. Ayan po. And then mamaya po isa papadideliver na po natin yan. Naantay na lang po natin yung papel. And then para po makalabas na po dito sa Subic sa yarda. And then once again po ha, sa mga nag-aanap po ng truck dito sa Subic. And then tawag-tawag lang po kayo. Ayan po at biyahe na po siya. Papunta na po siya ng Katiklan. And then nagkarga na rin po siya ng diesel para po sa biyahe po niya. And then maraming maraming salamat po sa nanonood po ng Subic Truck TV. And then thank you very much po again.